Totoo, nalaman ko na lang ang sitwasyon mula sa Intelligence Network. Pinilit kong makuha ang mga benepisyo ni Andrew para sa serbisyo niya. Ano bang sinasabi mo? Hindi ba nawawala si Andrew? May alam ka ba sa pagkawala niya? Tama ba? Nasaan si Andrew? Susan, may balita ka ba kay Jinpyo? Kay Jinpyo? Wala ba? Yan din ang tanong ko sa'yo. 28 years ago, kinuha niya sa'kin ang baby ko at hindi ko na siya nakita mula nun. At wala na rin akong balita. Ginawa yun ni Jinpyo? Sabi niya sa'kin patay na si Andrew. Magsimula na raw ako ng bagong buhay. Nag-iwan siya sa akin ng sulat at umalis siyang kasama ang baby ko. Sabihin mo sa akin, anong nangyari kay Andrew? Nasaan ang anak ko? Meron kang alam, hindi ba? Kung may alam ako, pupuntahan pa ba kita dito? Bilang presidente ng bansang ito, may mga tao pa bang hindi mo mahahanap? Okay na ako. Ang anak ko lang. Ang anak ko. Gustong-gusto ko na siyang makita. Makihanap mo ang anak ko. Gusto ko siyang makita kahit isang beses lang. Hindi ba sabi ko patayin mo siya? Sino nagsabi sa'yo ibigay mo siya sa prosecutor's office? Di ba sinabi ko na yun ang paraan ko ng paghihigante? Social termination? Tama kaya ang gagawin kaparusahan sa kanya. Kung nag-aalala nga talaga ang prosecutor sa mga tao, hindi nila hahayaang mamatay ang mga tao ko ng ganon. Wala silang mga konsensya. Walang pakialam sa tungkulin at hindi tapat. Patawarin niyo ako. Pero ang pumatay bilang paghihigante, ayoko nang ganun. Alam mo kung anak kita, hindi mo nahahayaang masilayan pa nila ang bukas. Kung kayo nga talaga ang tunay kong ama, ipapagawa niyo ba sa akin ng ganung paghihigante? Kung pwede ko lang patayin yung mga gumulo na buhay ko, gagawin ko yun. Pero pag pinatay ko sila, patatahimikin ba ako ng pamilya nila? Hindi na matatapos sa paghihigante. Tuloy pa rin ang plano ko. Magmula ngayon ako nang bahala pagdating sa pagpatay. Ako nang gagawa. Di ba ito ang destiny ko? Kaya lang, ipapakita ko lang sa kanila na mahirap ang mabuhay kaysa mamatay. O sige. Itong gawin natin. Kapag nakita mo ang pangalawang target natin, hahayaan kitang ayusin yon sa pamamaraan mo. Kapag akong una nakakita sa kanya, papatayin ko na siya kaagad. Dahil nandito ka na rin lang, makipagkita ka sa mama mo, kahit iniwan ka niya noon.
Tuloy ka. Maupo ka. Anong gusto mong kainin? Ramen na lang, please. Dito. Kumusta po? Nandito na ulit ako. Ah, ikaw pala. Ang tagal mong hindi pumunta dito. Opo, anong order mo? Tatlong spicy rice cakes. Gusto niyo ng fried vegetables? Sige. Ako ayoko. Alam mo, prito, 250 side cakes para ma-burn ng calories. Kaya hindi ako kakain. Ikaw talaga. Pa-order na rin po ng dalawang noodles at saka seaweed wraps. Oh, sige. Sasarapan ko yon. Okay po. Alam niyo, pag may problema ako o kaya natalo ako sa isang laban, kumakain ako ito ng spicy rice cake. Natatanggal na ang stress ko sa katawan. Tubig, ikukuha ko na kayo. Oh, ikaw? Professor Lee, bakit ka nandito? Sabi sa vlog, masarap daw ang pagkain dito. Ah, nakakagulat naman. Natutuwa ako makita ka. Eh kasi, meron akong problem sa math na hindi ko masolve. Kaya isinama ako ni Nana sa lugar na to. Kumain daw ako ng spicy rice cakes, tataas daw ang test scores ko ng 20 points. Pag kumain ka nito araw-araw, magiging top student ka na. Oh, Jenny! Ano ka ba, Professor Lee? Huwag mo na siyang intindihin. Turuan mo na lang ako, pwede? Ha? Pwede? Napakabata mo pa para maging isang professor. Malamang pinagmamalaki ka ng mga magulang mo. Kumain ka na. Ah, ma'am. May sakit ba kayo? Namumutla kasi kayo. Ah, wala. Pagod lang dahil matanda na ako. Ayun lang. Kain na. Lalamig na yan. Wala na akong gana. Teka, kung hindi masarap, ipagluluto na lang kita ng bago. Yan? Umalis siya dahil sinabi ko lang naturuan niya ako? Yabang? Parang kakaiba siya ngayon. Pag-drive mo ako ngayon, pumunta ka sa Blue Moon sa Samsung Dong. Akin ang wine ko, dali. Yes, sir. Ang dahilan kaya tayo nagkita ngayon, kailangan mo hulihin si Oscar Lee. Pati na yung City Hunter na yon. Dapat makulong na sila. Alam ko magre-reklamo mga tao. Pero, ang pagkuha kay Oscar Lee at ilagay siya sa isang kahon at ipadala siya sa prosecutor's office ay paglabag din sa batas. Hindi ba? Gusto mong huliin ko ang City Hunter? Ganun ba, sir? Kahit na sabing nasa panig mo pa siya, ang kriminal ay kriminal. Ay, bakit ngayon ka lang? Nagmamadali kaya akong pumunta dito. Ay, ang bagal mong umilos. Hoy. Mukhang hindi ka nag-aalang ang mawala ng trabaho, kaya siguro ganyan ka. Lasing ka na, umalis na tayo. Ah.
Okay lang, kaya ko ng pulutin ng mga to. Alam mo, mahirap kasi pag maiksi ang huko mo, okay? Mga losers. Teka, Jenny! Hintayin mo ko! Ito pa. Salamat, ha. Jenny, sandali! Jiro, ubos na ininom ko. Alam ba ng parents mo ang pinaggagawa mo dito? Tuwing gabi, nasa nightclub ka. O kaya, sa bar. Mag-drive ka na lang. Sino ba katulad mo magsalita? Mama mo? Papa mo? Sabi ko mag-drive ka na lang. Ah, parang alam ko na. Malamang na-spoil ka ng grandparents mo kaya ka ganyan. Inaamo ka kapag umiyak ka, inaakit kapag nadapa. Pinalaki ka na parang isang mahalagang halaman. Kitang-kita yun sa'yo eh. Teka, sabihin mo, ganyan ka rin ba makipag-usap sa mama mo? Wala akong mama kaya hindi niya ako maririnig. Lumaki akong wala siya kaya ako ganito. Hindi mo to. Bilis na. Di ba dapat masaya ka? Hindi ba dapat komportable yung buhay mo? Ayaw, naghihirap siya. At tumatanda na. Inumin mo yan. Alam mo ba? Kung minsan, nakakalis din ang stress yan. Siya nga pala. Pasensya ka na, ha? Nabigla lang ako sa sinabi ko. Sa totoo lang, pareho tayong dalawa na wala ng mama. Kaya merong bagay na magkapareho tayo. Ba't ba gusto mo na magkapareho tayo? Jenny naman. Sorry na sa sinabi ko kanina. Dahil wala na tayong mama, naisip ko na baka mas magkaintindihan tayo. Ayoko nga intindihin ka. Ayoko ng ugali mo. Duda rin ako sa pagiging matatag mo. Ano bang prosecutor na yan? Paano mo nagagawang kausapin ng taong kakikilala mo pa lang? Hindi ko yung maintindihan. Ayoko ng ganun. Basta ako naiintindihan kita. Ano? At least ako, nakasama ko pang mama ko hanggang 17 years old ako. Kaya mas marunong akong umintindi kaysa sa'yo. Kaya kahit na lait-laitin mo ako ngayon, okay lang yon. Maiintindihan pa rin kita. Tsaka, dahil namimiss ko pa rin ang mama ko paminsan-minsan, patatawarin kita ngayon. E paano bukas? Patay ka sa akin! Hindi ka mananalo sa akin! Alam mo, hindi rin naman kita gusto. Pero kapag bumiti ka na, napapangiti rin ako. Ay, namimiss ko talaga ang mama ko. Nandito papa mo? Kailan pa? Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Baka... Sinasabi ko na nga ba eh. Nangyayari to dahil doon sa ginawa mong delivery sa prosecutor's office. O ano, humingi ka ba sa kanya ng tawad? Dahil kung di patay tayong dalawa! Paano na ngayon? Kami ni papa, magkalaban na kaming dalawa. Ano mo sinasabi mong yan? Alam mo, hindi mo dapat sinusuway ang papa mo! Kung ayaw mo ng paraan ko, pwede ka na umalis. Kaba! Nawalan siya ng mga kaibigan. Ako naman parents ko.
Tingin mo yung kagustuhan niya makapagiganti. Higit pa sa pag-iwan sa akin ng mama ko? Dapat pinatay mo na yun kaysa dinala mo sa prosecutor's office! Pagkatapos ng trabaho ko, gusto ko nang mamuhay ng normal gaya ng iba. Pero kung pumatay ako, ng asawa o ama ng iba, hindi ako mabubuhay ng tahimik. Tingin mo magiging masaya pa ako? Ay, naku, ikaw talaga! Ang bait mo! Kawawa ka naman! Sige, gawin mo na nga ang gusto mo, ha? Dahil iniligtas mo, hindi ako aalis sa tabi mo! Hindi naman tayo papatayin ng papa mo, hindi ba? Teka, Johnny! Mukha yata, kapon mo pa ako sinusundan. Sa palagay ko, pumupunta ka lang sa mga kilalang bar at sa mga kilalang department stores. Mukha naman yatang wala tayong pagkakaiba, hindi ba? Ang boss ko ang nagbayad ng ininom namin doon sa bar. Bibili ako ng regalo ngayon. Siya nga pala, napanood ko sa news ikaw ang in charge sa kaso ni Congressman Lee. Parang hindi ka yata busy. Nagtatrabaho ako at namumuhay tulad ng iba. Ganun talaga ako. Hey! Ako na unang humawak dito, ah. Gusto mong i-check sa CCTV? Excuse me, sa kulay na yan, marami po kaming nakatabing stock. Ah, talaga? Pwedeng pakibalot yan kasama nito. Pakibalot na rin ito. Nabubuhay tulad ng iba. Mukhang may babae ka na sa buhay mo, ah. Ibibigay mo ba yun sa kanya? Sa palagay ko, tumigil ka na sa kaka one night stand mo. Kung hindi, hindi ka bibili ng regalo para sa babae. Ako kasing nireregaluan nila, eh. See you. Yes? Lumabas na ang arrest warrant para sa kanya. At inamin mismo ni Congressman na siya mismo ang kumuha at nag-dispalko doon sa pondo. Kaya sa congressional hearing, wala nang magiging problema. Nakilala na ba yung City Hunter na nagdala kay Congressman dito? Ano nang balita? Chinek ko ang CCTV at peke ang gamit na plate number. Hindi siya makilala dahil sa suot niyang cap. Chinek din naming maigi yung kahon, pero wala kaming nakitang fingerprints. Walang makahanap sa kidnapper ni Congressman, pero mayroong dumukot sa kanya at dinala siya mismo sa prosecutor's office. Saka, hindi rin nadidelete yung video recording. Umalis na kayo, pera kay Jiro. Alam ko kung anong gusto mo, kaya tatanungin ko muna siya. Tumayo ka na, kailangan mo pumasok, ha? Nikki, kapag bumagsak ka na naman, ipapahiya mo ang papa mo sa harap ng mga tao, ha? Sige na naman, gawin niyo ng lahat para siya nang maging teacher ko. Please naman! Oh, sige na nga, gagawin ko na yon. Basta papasok ka, ha? Kapag nangako kayo sa akin ngayon, tatayo ako. At papasok. Ay, kailan ko ba maalis ang katigasan ng ulo mo? Makinig kayo! Hindi na kami magsasawalang libo habang kinukot siya kami at kinukot ang mga anak namin! Patuloy pa rin ngayon ang ginagawang protesta ng mga tao laban kay Oscar Lee sa harap ng Kongreso. Nagbuo ang mga CPA ng civil organization para makontrol ang budget. Ang pangunahing layunin nila ay imbestigahan ang social funds at community groups sa matagal na itinatag. Ay nako, hindi rin tayo pwedeng humingi ng tulong sa President. Hindi maganda ang posisyon natin ngayon. Ilang araw na, mas lalong dumarami ang nagpo-protesta sa buong nasyon. Galit na talaga ang mga tao.
Kung kakampi pa rin kayo kay Oscar Lee, babagsak din kayo. Dahil tatakbo kang presidente sa susunod, kailangan mo mag-ingat. Ang sinasabi ni Jerome, tatakbusin niya to ang kasuli. Mag-ingat tayo sa mga tao. At huwag tayong gagawa ng gulo. Ano ba yan? Ang laking problema nito. Ako si Brandon Kim. Ikaw ba ang tumawag? Ako si Gene Pioli. Nice to meet you. Paano mo ako nakilala? Alam ko dati kang pulis. Dahil ginamit mo ang posisyon mo nun para makuha ang data sa loob ng police intelligence at NIS, kaya ka natanggal sa pagkapulis. Alam mo, sa lahat ng ayoko, yung mga taong sinecheck ang background ko. Si Sergeant Oliver Kim. Gusto mo bang malaman kung nasan siya? Yun ang dahilan kung bakit mo tiningnan ang data sa NIS. Tauhan ko si Sergeant Kim. Ako ang nag-train sa kanya para maging special agent para sa North Korean mission. Ako lang ang nag-iisang tao na nakakita sa pagkamatay niya. Ikaw? Alam mo ang totoo sa pagkamatay niya? Pinadala ang kapatid ko sa North Korea at hindi siya nawawala. Namatay siya dun, wala nakakaalam. Kung nagkakamali ako, sabihin mo sa akin. Sa pampang ng Nampo sa North Korea. Doon binaril ang kapatid mo. Kakampi natin ang bumaril sa kanya. Kakampi natin? Nag-aaral naman ang mga anak niya, di ba? Kumukuha ng PhD sa college yung panganay. Paano mo nalaman yun? Teka. Yung American Charity Businessman. Ikaw yun? Nagahanap ako ng taong magtatrabaho sa akin. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang magtrabaho para sa akin? Bantayan natin ang mga nasa paligid ni William Choi at Oscar Lee. Kailangan mahanap ang tatlong natitira sa kanila. Ako na ang tatapos sa kanila. Kaya lang, kapag kumalat ang lihim na ito, baka matulad ka rin dun sa kapatid mo, naging pagkain ng mga isda. Tandaan mo, sa aming 21, ako lang ang nag-iisang nakaligtas. At wala nang iba. Nung nangyari yung Yangnun incident, high school senior si Oscar Lee. Dumating siya nun sa foreign press event. Former ambassador to New Zealand. Gideon Moon. Siya kaya to? Pareho sila ng country club ni Oscar Lee. 30 years na siyang kasama sa club na yun. Isang secret organization. Francis Kim. Anong pinanonood mo? Ah, baseball. Maganda kasi yung laro ngayon. Mahilig ka ba dito? Oo naman. Baseball fan ka rin pala? Uy, Professor Lee, halika. Gusto tayong makita ng President. Dalian mo. Talaga? Gamit daw ng hacker ang IP address ng Blue House para sa video ni Congressman Lee. Imbestigahan nyo ngayon. Inside job yon sa Blue House. Kaya kailangan huwag nyong ilalabas. Director, kailangan nyong i-report sa akin lahat. Lahat ng progress. Yes, Mr. President. Huwag kayo magalala. Madali lang yun. Mr. President, magtiwala po kayo sa amin. Kung simple lang yun,
Hindi ba dapat napigilan nyo agad ang bagay na yon? Hindi namin nagawa. It's all our fault, sir. Hanapin nyo kung sino yon at pigilan nyo siya. Umaman si Oscar Lee dahil sa illegal na gawain. Hindi ko yun inaasahan. Hindi mo talaga malalaman kung anong tumatakbo sa utak ng mga tao. Ilang araw lang ang nakakaraan. Sinabi niya na wala siyang alam doon. Pinipilit niyang inosente siya. Nalaman ko na may mga nabanggit ka tukol sa military tags. Hindi kaya may kinalaman yun sa kaso noon. Noong 1983, doon sa misyon. Hindi. Ewan ko, hindi ba ako sigurado doon? Eh kasi, nung nagsabi ako na tatakbo akong presidente, pakiramdam ko dahil sa nangyari, may isang taong may galit at mayroong binabalak na masama laban sa atin. Ganito na lang. Uutusan ko ang Secret Service na magpadala ng bodyguards para sa'yo. Kung magagawa mo yan, tatanawin ko talaga na malaking utang na loob yun sa'yo. Alam mo, hindi ito special treatment. Nung huling eleksyon, may nabiktimang isang kandidato. Kaya nag-aalala talaga ako. Sir, meron lang po akong gagawin sandali. Saan ka pumunta? Sorry, sir, pero kailangan ko umalis. May internet security training tayo. Ano ba yung sulat na yun? Sa tingin ko, iilitin na ang bahay niya. Talaga? Hello? Gideon muna pangalan. Former ambassador to New Zealand. Magkaibigan sila ni Oscar Lee noong high school. Imbestigahan mo siya. Ay, tingin ko hindi matatapos ka agad to. Hindi ganun kadali maghanap ng tao. Huwag ka na magreklamo, kumilos ka na. Ah, siya nga pala, kaano-ano mo nga si Nana? Iilitin na kasi yung bahay niya. Anong dapat natin gawin ngayon? Sakali na siya titira? Hindi siguro. Hindi mo mahirap lang siya? Sabi mo, nag-aanap pa siya ng part-time jobs, di ba? E, dibilan mo siya ng bahay kung nag-aalala ka. Alam mo, gusto ko lang malaman mo ang nangyari sa kanya, kaya ako sinabi yun. Busy ako. Bye. Nakakainis! Ba yun? Kahit na, wala na rin akong magagawa dito. Ngayon ko lang talaga natanggap ang notice. Dahil sa personal na dahilan, hindi ako makakaalis kagad dun sa bahay. Alam mo, kung paalisin ka bigla nung nakabili ng bahay, wala ka rin magagawa. Kailangan mo umalis. Eddie, kakausapin ko mismo yung nakabili. Sasabihin ko ang sitwasyon ko. Pahingin ang number niya. Pwede? Coffee, please. Busy ako ngayon. Maraming salamat, sir. Meron silang connection kay Oscar Lee mahigit 30 years na. Nasa posisyon sila 28 years ago. Kasama ang mga to sa Council of Five. Sino sa kanila? Hello, Dindo. Bakit wala ka pa hanggang ngayon? Excuse me, order na kami. Okay, nandiyan na. Intindihin niyo po ako. Wala akong pupuntahan kung pinalis niyo ako. Sige na, patirahin niyo pa ako doon pansamantala. May sinabi ko na sa'yo, imposible na nga. Ha? Hindi nga ako mabait na tao. Hindi ako naglabas ng pera para lang malugi. Huwag mo akong kulitin, alis na! Sir! Makulit ka talaga! Ah, sandali, nandiyan ako. Ano ba, inaabala mo na ako sa negosyo ko, ha? Hmm? Sir! Sige na, umalis ka na rito! Ha? Umalis ka na rito! Ilang beses ko ba dapat sabihin? Pag ginulo mo pa ako, ipapupulis na kita! Sige na, pumayag na po kayo, sir! Sinabi ko na nga hindi! Thank you.
Ma'am! Yes, hello? Nasaan ka na? Bakit? Driver, halika rito. Ngayon na kagad? Meron kasi akong mahalagang gagawin ngayon eh. Maghanap ka na lang ng ibang driver. Mahalaga kasi talaga to eh. Kapag dumating ka kagad, burado na ang utang mo. Anong sabi mo? Niloloko mo ba ako? Kung duda ka, i-record mo ito. Pumunta ka sa Watercolor Square. Ayan. Bakit mo ako tinawagan? Hindi ka naman nakainom. Iinom na ako. Anong sabi mo? Ang tanga ko talaga dahil naniwala ako sa sinabi mo. Johnny, alam mo ba kung saan ako nanggaling? At ano ang ginawa ko? Hindi mo itatanong? Di ba natural lang? Ikaw ang nagsabi magtatrabaho sa akin para makapagbayad ka. Buburahin ko na ang utang mo. Hindi mo ba ako pasasalamatan? Alam mo, kahit na mayabang kang magsalita, masyadong masakit magsalita. Naiisip ko na masama talaga ugali mo. Yun ang nararamdaman ko noon. Pero naisip ko rin na hindi ka masama. Kundi sinasabi mo lang ang nasa loob mo. Yun ang iniisip ko. Pero nagkamali ako. Dahil ang totoo, yung naging first impression ko sa'yo, totoo pala. Sarang, kasarang temune, kasarang temune, neka jigumkot sarasho.
Ma, kumusta ka na? Alam nyo kanina, sabi nung nakabili ng bahay, kapag pinaayos raw ito, at mas lalo pang tumaas ang presyo nito, mas maganda raw para sa kanya. Isa pa, binili niya ito sa sobra niyang pera. Kaya lang, wala pa akong bahay na malilipatan eh. Kailangan kong protektahan tong bahay, hindi ba? Para merong uuwian si Papa. Investment to sa iba, pangangailangan ng iba. Alam niyo ba? Ang sama-sama talaga ng loob ko kanina. Pero sabi niya, pag dumating ako kagad, wala na akong utang. Kaya nung pagbaba ko ng bus, tumakbo kagad ako. Natatakot ako baka magbagong isip ni Johnny. Sobrang bilis talaga ng takbo ko kanina. Ay, ang galing mo talaga, Nana. Nakakaawa ka, Nana. Ma, alam niyo ba? Nahihirapan na ako. Dahil wala na kayo. Mas lalong mahirap para sa akin to. Nakakadamot at nakakapagod. Ma! Bakit dito? Pauwi na ako. Usap tayo dyan. Inoperahan mo ang aso namin si Samson nang walang permiso ko. At kinumbisi mo pa ang asawa ko! Kumayag naman talaga siya. Kaya nga itinuloy ko ang operasyon. Ako totoo may-ari ng aso. Di ba sinabi ko na yun sa'yo? Tinulak niyo ako, ah. Bakit? Oo. Ano? Ano? Nalaman ko na tumakas si Samson sa inyo ng isang taon. Alam niyo ba kung bakit? In-hit siya pero wala kayong ginawa. Paano mabubuhay ang aso niyo? Kung gusto niyo magkaanak ang aso niyo, kailangan bigyan niyo siya ng partner niya. Kung hindi, ipakapon niyo na lang siya para walang problema. Ah, wala akong pakialam. Hindi na ako makikinig sa'yo. Ibalik mo sa normal si Samson. O bayaran mo na lang ako sa ginawa mo. Hindi mo kaya? Ha? Buti ba? Ito, hiwain mo na rin ang tiyan ko. Ay, para ka rin pala yung aso mo. Ano? Anong sinabi mo sa akin? Sabi sa akin ng asawa mo, ikaw daw, madalas ka rin umalis sa bahay niyo. Pareho lang kayo ng aso mo. Nakiusap siya na operahan ko na raw si Samson. Talaga pinabairin mong ulo ko, ha? Ah! 911? Nasa anim ng clinic ako. Mayroong lalaki nang gugulo dito. Magpadala kayo ng polis. Dito sa Clarice Jean Animal Clinic. Sa Dong Bukgu, Mingjito. Sino ba tinatawag mo, ha? Alam mo ng polis kung sino ang mali sa inyo. Masyadong sakit na! Tama na, tama na! Tama na! Teka, sandali lang naman. Magpapaliwanag ako dahan-dahan lang. Kausapin mo sila. Ano ba? Oh, Erico! Oh. Thank you sa tulong mo. Hindi kita tinulungan. Nakaharap kasi yung mga kotse. Kaya ako napapasok. Clarice Jean. Johnny Lee. Agent Kim. Agent Shin. Sir. Sir.
Mula ngayon, maliban sa pagbantay kay Nikki Choi, pwede niyong bantayan ang ibang VIP. Ibang VIP, sir? Sino naman? Malakas na kandidato sa darating na eleksyon. Randy Seo, dating National Defense. Dahil sa dami ng mga nangyayari dito, ang dami nating dapat gawin. Kailan lang tinakot ang terorista ang isang kandidato. Kaya maging alerto kayo lagi. Pagkakataon nyo ng pangalagaan ng mahalagang tao. Galingan nyo. Yes, sir! Alam nyo, kapag sinuwerte ako at manalo bilang presidente, kayong dalawa, kukunin ko bilang mga personal kong bodyguards. Kaya dapat lang, magawin nyo ng maayos ang trabaho ninyo para walang problema. Kayo nang bahala sa akin. Makakaasa po kayo sa amin, sir. Good, good. Sandali lang. Sir? Sir? I-interview daw kayo ng reporters. Kaya lang, baka itanong sa inyo ang tungkol kay Congressman Lee. Sabihin mo, ihanda muna yung tatanong nila tapos tanggalin mo yung may kinalaman kay Congressman Lee. Yes, sir. Siya nga pala, maupo ka. Opo. Ikaw ba si Agent Nana Kim? Opo. Meron lang sana akong hihilingin sa'yo. Hindi ko alam kung tama ito o hindi. Para sa babaeng nasa middle 50s, pwede mo akong tulungang maghanap ng music na magugustuhan niya? Mali ka nang iniisip. Malapit na kasi ang wedding anniversary namin. Naisip ko na bigyan siya ng party kaya kailangan ko ng music. Yung magandang gawing background music. Matagal kasi akong nagsilbi sa militar, kaya wala akong alam tungkol doon. Mukha kasing malungkot ang asawa ko. Minsan nga naiyak siya habang ini-interview siya. Lahat kasi ng nakapaligid sa akin, pati secretary, lahat sila puro lalaki. Kaya naisip ko na ang isang tulad mo, Agent Kim, ang makakatulong sa akin sa paghahanap ng music. Kaya humihingi ako ng pabor sa'yo, pwede ba? Susubukan ko pong maghanap ng music. Maraming salamat. Nagsusupply siya ng mga matataas na kalibre ng armas sa Amerika. Binigyan siya ng papuri dahil sa ginawa niya sa National Defense. Kung tatakbo siya bilang presidente, maraming susuporta sa kanya. Si Randy Seo tatakbong presidente? Pwede, dahil iniisip ng mga tao na war hero siya. Maraming boboto sa kanya. Alam ko noong 1983, kasama siya sa maraming anti-North Korean mission. Siguradong kasama rin siya sa commando operation. Kaibigan din siya ni Oscar Lee, na malamang kasama sa Council of Five. Ano? Bodyguard niya si Nana? Hindi mo alam? Nagsimula ngayong araw! Anong nangyari sa inyong dalawa? Magtapat ka nga! Kakaiba anong sa telepono! Tama na. Huwag muna natin pag-usapan yan. Kapag nahanap sila ni Papa, hindi maganda ang mangyayari. Tama nga yun! Malamang si Randy Seo makapangyarihan sa kanila. Ganun din ang naiisip ko, pero wala tayong ebidensya. Wala rin record yung mga nangyari noon. Wala rin nakakaalam. Merong nakakaalam. Sino? Si Oscar Lee. Ano? Kailangan natin siya makausap. Pupuntahan mo siya? Kung kinakailangan. Makikilala ka niya, ano? Tama, makikilala niya ako. Pero ikaw hindi, hindi ba? Hoy! Malaki lang itong katawang ko. Pero sa totoo lang, nervyoso ako. Ano ko ba pwedeng huwag na lang ako, Johnny? Huwag kang mag-alala. Hihintayin kita sa labas. At yung mga sasabihin ko lang ang itatanong mo sa kanya. Basta magiging mabait ka, Inana, ha? Ay, ano ba to? Ayaw mag-boot ng computer ko. Bakit kaya? May virus kaya to? May magaling sa computer dito. Sino? Si Anton Go. Hello? Si Agent Olga Shin ito.
Pwede mo ba akong tulungan sandali? May problema kasi yung computer ni Nana. Paggamit naman ng computer mo. Sandali lang ako. Alam mo, siguro maganda kung pupunta ka na dito ngayon. Sige. Tingin yata nila eh, repair center to. Ay, tinetest ko tong firewall, kaya hindi pa ako pwede pumunta dun eh. Hindi ako isang computer technician. Sirado kasi yung computer ni Nana Kim. Ah, training instructor mo siya. Baka pwede ko na lang mag-ayos. Baka hindi ka na niya saktan sa susunod. Ah, pupuntahan ko na. Siraro ang computer mo ah. Nakakabilib naman ang opisina niyo. MIT graduate pa ang mag-aayos ng computer. Yun ang computer ko. I am a target. Kanina ka pa naghahanap ng music. Ano bang klaseng hinahanap mo? Wedding anniversary ngayon ni Mr. Randy Seo. Magpapaparty siya sa restaurant. Gusto niya may background music. Saan restaurant yun? Cherbourg. Doon siya nagpropose sa asawa niya. Ang alam ko, masarap daw ang steak doon. Eh di pati tayo kakain ng steak. Security niya tayo. Paano tayo kakain? Pakinggan mo to. Bagay sa wedding anniversary. Talaga? Eh dito na lang. Lagi kang mag-scan ng virus ha, at i-update mo yung software. Ayaw mag-boot na computer mo dahil sa Trojan virus. Pero ayos na to. Maraming salamat. Ayos na sabi ito. Sabi ko salamat. Thanks. Agent Kim, may package ka. Salamat. Welcome. Oh, galing doon sa Matangkad. Galing sa Matangkad? Online shopping ba yan? Hindi. May nagpadala sa akin ito. Ah, ang ganda naman ito. Ang ganda, no? Paano kaya niya nalaman nandito ako? Ay, ang cute naman. Ang bait niya, no? Penging kape. Ginawa ko ang computer mo. Wala man lang kapalit. Lalabas lang ako sandali, ah. Ginawa ko ang computer mo, ah. Hindi ka na dapat sinasabi ang magtimpla ng kape. Dapat alam mo na yun. Dahil ginawa mo yun, dapat ipagtimpla kita ng kape. Baka kung anong isipin ng iba. Ayoko rin namang pag-usapan tayo ng mga tao dito, no? Sinasabi mo na masama ako? Masama ka rin naman, ah. Mas madaling matutunan ng masasamang gawain. Alis na ako. Teka, sandali lang. Kailangan kitang bigyan ng stamp. At kailangan double stamp ang ibigay ko. Nakalimutan mo na? Sabi mo sa akin, wala na yun kapag dumating ako within 30 minutes. Sige, bigyan mo na ako ng stamp. Yung wallet. Oh, bakit? Hindi naman marumi to eh, kaya huwag kang kabahan. Niregalo sa akin to. Regalo? Nino? Basta, isang lalaking matangkad. Lalaking matangkad? Isang taong pinakagusto ko sa mundo. Pangalawa sa papa ko. Ayoko naman siyang ibili nito eh. Dahil lang hindi magandang wallet niya at nahihiya ako para sa kanya, kaya ako ito binili. Ano? Yun ang taong pinakagusto niya sa mundo? Patawa. Oo, okay. Oo, sige. Dindibay! Bakit? May request ka na dalawin si Mr. Oscar Lee. Hindi siya pwedeng dalawin ngayon.
Dadalhin kasi siya mamaya ang alauna sa prosecutor's office. Talaga? Hindi ko siya pwede makita? Hindi. Paibigin to. O, sige. Salamat. Hello, Dindo. Sa prosecutor's office? Sa pera. Kaya papatayin mo ako. Kalabis na magkaroon ka ng katahimikan pagkatapos mamatay. 28 years ago, ang sakit ng pagkamatay ng mga kasamahan ko sa dagat na malamig at madilim. Oras na para maranasan mo yun. Ano yun? 28 years ago? Bakit? Nakalimutan mo na ba yun?
Sinira niyo mga dokumentong may kinalaman doon. Inalisan niyo kami ng pagkakakilanlan at pinalabas niyo na nawala kami sa pakikipaglaban. Sa palagay mo ba may tapago nun lahat? 20 taong namatay mula South Korea, kakampi pa ang pumatay sa kanila. Kitang-kita ko yon. Ang tagal ko naghintay para makapaghiganti. Plano kong simulan yun ngayon. Sabihin mo, sino ang Council of Five? Nasa sagot mo ang magiging kapalaran ng pamilya mo. Alam mo dahil sa kagagawan mo na ilagay mo sa kahihiyan ng pamilya mo. Kayang-kaya ko rin silang patayin. Pag-iusap. Huwag sila. Huwag mo silang idamay. Ako na lang ang parusahan mo. Pag-iusap. Sabihin mo kung sino yung lima. Sige, ako na lang ang magsasabi. Randy Seo. Paano mong lalaman? Sino pa yung iba? Kailangan mapigilan siya. Papatayin niyang lahat. Susuwayin natin ang mama para lang sa mga walang kwentang yun. Kailangan sigurong lagyan ng tracking device si Papa. Hoy! Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi mo siya ilala. Kung magpapatuloy natin to, tayo ang mamamatay. Hindi pa huli humingi na tayo ng tawad. Ano ka ba? Uy, naku, paano na ngayon yan? Mamamatay na talaga ako nito! Ganito ang gagawin mo. Pag-signal ko ng ganito, saka mo patutugin yung music. Sige po. Kapag sumenyas ulit ako ng ganito, ilalabas yung cake, wine at yung bouquet. Naintindihan mo? Ayoko magkakamali ka. Huwag kayong mag-alala. Aasahan kita, ha? Para sa iyo ang music niya. Thank you, ha? Isipin nyo na ang hinaharap ninyo. Sinundan mo pa rin ako hanggang dito. Papa, tama na. Ako nang bahalang umayos dito. Hindi ba malinaw ang pagkakasabi ko sa'yo? Kung sino ang unang makakakita, siya ang bahalang tumapos. Bagay na bagay talaga ang music sa wedding anniversary nila. Pakinggan mo to. Bagay sa wedding anniversary. Talaga, dito na lang. Si Nana. Sherborg. Doon siya nagpropose sa asawa niya. Search Sherborg.
kasayahan ng pamilya. Tutuwa talaga ako. Dahil kumpleto tayo ngayon. Sa ilalim.